With the increasing reports of brown planthopper or BPH cases, an expert from the Department of Agriculture-Philippine Rice Research Institute is urging farmers to check on the severity of insect population before implementing control measures. Let's watch this. Lalagpas sa bilang ng daliri po ninyo kung ilan po ang peste sa palayan. Paano natin sila makikilala? Unang-una po, sila yung nakikita natin doon sa lugar kung nasaan yung pinsala. So malamang na kung ando doon sila sa may pinsala, sila yung salarin, sila yung peste. Tapos po, makikilala rin po natin sila pagka sila po yung populasyon na dumadami. Ibig sabihin ay iisa ang itsura nila, tapos dumadami sila. So sigurado po na malaki ang tsansa na sila po yung peste, yung mabilis dumami. Pag naman po ang mga insekto sa ating palayan, kung makikita natin o uobserbahan natin, sila ay diverse. Ano yung ibig sabihin po ng diverse? Iba-iba yung kanilang itsura, may gumagapang, may lumilipad, mayroong kulay berde, may iba-ibang kulay. Ang ibig sabihin po nito, iba-iba yung insekto at hindi po sila yung sumisira sa ating palayan. Tingnan po natin kung ano yung chemical natin gagamitin, ano yung insekto na ating target o ano yung peste na ating target, at saka alamin natin kung nasaan sila. Kasi pati po yung mga chemical, may mga mode of action po na tinatawag yan. Halimbawa, kumakagat sa dahon ang ating peste. So ang kailangan nating bilhin na chemical ay para sa kumakagat sa dahon, pwede po dyan yung stomach o stomach insecticide. Ibig sabihin, pag nakain po nung peste yung ating lason, mamamatay siya. Kung ang peste naman po natin ay sumisipsip o kaya po ay hindi natin pwedeng tamaan ng ating spray, so ang kailangan po natin gamitin pesticide yan ay tinatawag na systemic. Ibig sabihin, yung lason ay kailangan munang pumunta sa sistema ng palay. Pag nasipsip ng peste, sila po ay mapapatay. At meron din po tayong tinatawag na chemical na dapat naman po ay tamaan natin yung peste na target natin. Halimbawa, ang gagamitin natin chemical ay contact insecticide. Dapat, pag inispray natin at contact yung ating ginamit, tamaan yung peste. So, pagka po hindi natin sinunod dito, halimbawa, gumamit tayo ng contact, pero ang target po natin ay nasa ilalim ng palay, nag-i-spray tayo sa ibabaw ng palay at hindi natin tinatamaan, ang ginagawa po natin ay nagsasayang lang po tayo ng pera at inilalagay po natin sa peligro yung ating kalusugan. Ngayon, maglalagay lang po siya kung yung tingin po niya ay yung panahon at saka po yung peste ay dumadami o mabilis nang dumami. Kailan po yung mga panahon na yun? Unang-una, pagka po ang ating palayan ay mas bata pa sa 30 days after transplanting o kaya po 40 days after sowing, no po ang pagbobomba. Doon sa panahon na yun, huwag muna tayong magbomba. Kasi nung pa lang po tumataas yung bilang po ng mga kaibigan nating insekto. At anuman po ang masira ng peste sa palay, wala po silang kinalaman sa ating aanihin. Ngayon po, pag nagpatuloy na yung ating palay, pumunta na sa maximum tillering, naglihi, nagbunga, dyan po tayo dapat maging sensitibo kung kailangan natin gumamit ng pangbomba o pamatay peste. He emphasized that once farmers started spraying pesticides, the beneficial insects will also be killed, which means follow-up insecticide applications are needed to take care of the crops from pests.